Welcome back. You're watching my channel Jin Suniza. Thanks for the support and for watching my videos, and if not already subscribed, please don't forget to subscribe and click the bell button for more update. Thank you very much. Let's go. Good day mga Calling Up Idols. Maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta. At isa na namang makabagbag damdamin na kwento ang ating masasaksihan, kaya tara sabay-sabay po nating reaksyonan at silipin, para maaliw, kiligin, matuwa at maiyak sa kanilang mga kakaibang kwento ng kanilang buhay. Kaya Calling Up Idol, pasok! Talagang, simpleng live lang ito, no? Maikling ano lang ha, simpleng pagpapaliwanag lang tungkol po doon sa mga nangyayari po ngayon, no, na talagang hindi natin inaasahan na aabot po sa ganitong sitwasyon mga kalingat, no. So kaya po nakapag-live ako para din magbigay po ng paliwanag, no, yung talagang ano yung nangyari, wow, ano yung totoong nangyari. So bago tayo tutuloy or dadako doon sa ating main topic, yung ating simpleng paliwanag lang po. So ngayon mga kalingap, huwag na magpaliwanag ba sa mga di po ma'am Mary Louise, kailangan din nila malaman yung side ko, no? Kasi talagang ayaw din natin mas lalong lumaki or mas anong buka, tatagal yung issue na ito. Talagang kakailanganin natin magpaliwanag din. Kailangan din natin mag-live syempre dito sa ating channel para din ma-express ko po mga kalingap kung ano po yung nararamdaman ko po ngayon. Ako po talagang di po ako sanay sa mga ganito, sa totoo lang. Yung mga ganitong ano mga kalingap, ganitong live, no, ganitong topic, yung magpapaliwanag, wow, o kaya ano. So kailangan ko pong gawin, kailangan ko po i-train yung sarili ko mga kalingap para din talagang maging fair, no. Wala pong pinapaligan, wow, or wala po talagang masasaktan or talagang ano, madadawit sa mga sa kaunting issue lang, no, kaunting problema. So may nag-comment mga kalingap, sabi po niya na kaya daw hindi ako nag-live kasi sumang-ayon ako doon sa opinion ng auntie namin, no. Hindi po yan totoo, no? Nabasa ko doon sa live niya TN na kanina. Kaya daw hindi ako nag-live, hindi ko pinagtanggol yung sakriyapal, kalingap ram, o sino man yung nadawit dito sa issue na ito. Eh dahil sumang-ayon ako sa kanya, hindi po yan kasi kailangan ko mga kalingap, hindi po ako yung taong ano po, yung magsalita ka agad, papahayag ka agad yung kanyang salubin ng walang alam, no? O kaya kulang yung information. Wow. So kailangan ko mga kalingap mag-gather pa talaga ng mga information kasi nabigla rin ako na ganito yung nangyari, no? Simpleng nag-charity lang po ako dito sa Dait mga kalingap. Yun po ang aking main goal, main purpose, yung pag-charity. Kasi talagang nandito sila Kuya Bal, no? Kasi ano din, atito ko. Hindi naman siya yung talagang ano ko, yung talagang hindi naman ako, hindi ko naman ginamit si si Kuya Balas kaya yung ako dito eh dahil po mga kalingap yun ang ano ko, yun ang gusto ko yung foundation yung channel ko, kaya po pumunta ako dito para pagpunta ko sa Malalag, pag uwi ko po doon is naka-establish na po, no? Meron na talagang may ano na tayo, may sapat na napantulong, no? Kaya po talagang kinakaya ko dito, kaya talagang pinagsikapan ko po na umangat yung YouTube channel ko para din pag-uwi ko ng Malalag, talagang may ipagmamalaki ako sa aking mga beneficiaries na si Rolok Malalag, may sapat na pera, hindi na umaasa sa mga sponsors na makapagbigay ko ng tulong. Yun po mga kalingap. Isa po mga kalingap, yun po ang kanyang sabi, no, na ganoon po, hindi daw ako nag-live ko kasi medyo matagal din yung huling live natin, no? Medyo matagal din yung huling live natin. So sa akin mga kalingap, hindi po ako nag-ano kaagad, hindi ako mag-re-rebat kaagad nang wala akong sapat na informasyon galing sa mga ano, mga live o kaya sa mga messages. So kasi mga kalingap, hindi ko talaga, medyo blind ako sa pangyayari na ito mga kalingap, no? Kasi nga yung napipil ko talaga, ang totoo mga kalingap, talagang hindi po ako iba sa kanila, kina Kuya Bal, kina Tena, sa lahat po ng mga vloggers. Talagang nakikita niyo naman po mga kalingap sa mga pinopromote ko po dyan, talagang andun ako, nagpapakita ko mga kalingap, talagang wala akong pinapanigan po ng mga tao. So ayun mga kalingap, so yung ginawa ko po mga kalingap, since nagiging issue na po siya, yung ganito. So kaya po ano, nag-gather ako ng mga information mga kalingap, no? Ano talaga yung sanhi nito, kaya ano kaya yung hindi yung misunderstanding na issue na ito. Kaya po nanonood ako ng mga live, kaninong mga live about sa ganito, no? About topic na ito.
Kaya po nakapag-ano ako, nakapag-decide na siguro ito na po yung takdang oras para din makapagbigay ako ng pagpahayag ng aking saloobin, no? Aking yung paliwanag ko, mga kaliyan. Kasi talagang sa akin po nag-focus ngayon, no? Sa akin talagang andun yung ano, ako yung talagang bali main ano nila, talagang tinatopic o kaya po andun sa live nila. So ayun mga kalingap, sa akin lang po mga kalingap. Yes po mga kalingap, unang-una po, hindi nyo po ako makikilala, no? Wala po kayo makikilala ang Ruwalok Malalag ngayon na nagla-live o kaya nag-charity. Kung hindi dahil po kay Kuya Bal, yan po talaga yung unahin nating isipin. Araw-araw ko naman po sa mga live ko po mga kalingap, sa mga live ko po. Wala, andun nyo talaga maririnig. Andun makikita nyo po na talagang first nating i-priority na i-subscribe o tulungan si Kuya Bal. Wow. Kasi nga, baga mga kalingap, doon sa mga bunga, hindi mo matitikman yung mga bunga yun. Wala yung mismong puno. Yun mga kalingap. So yun dapat nating isipin na talagang hindi niyo ako makikilala as Ruwalok Malalag o hindi niyo po makikilala ang Rosia Lagan. Ano po, sa mga nangko-comment ko dyan kay Kuya Bal, talagang medyo nasaktan din po ako. Kasi nga, hindi po siya iba sa akin. Siya po ang kapatid ni Papa, no? So tito ko po siya. Eh, yung tawag ko lang sa kanya is Uncle Bal kasi doon sa amin hindi po siya yung tawagan ko na tito o tita. Kaya Uncle Bal yung tawag ko sa kanya, mga kalingap. So ayun, pangalawa mga kalingap, syempre kung re-respetuhin natin si Kuya Bal. Siyempre, kasali na din yung kanyang buong pamilya, sila Tedna, sila Kalingap Rob. So ayun mga kalingap, gusto ko lang pong i-ano sa inyo, no? Na, kasi first things first, talagang nang dahil sa kanya, kaya po nagkaroon po yung mga charity vloggers, no? Iba't ibang charity vloggers, hindi nyo po sila makikilala kung di din dahil kay Kuya Bal. Kasi noon mga kalingap, talagang ano ako, more on studies lang, no? Nagano lang ako, talagang pag-aaral lang yung inatupag ko mga kalingap, recitation noon, talagang wala ako, hindi ako talagang nagtataas ng kamay kasi talagang sobrang mahihain ko. Kaya po mga kalingap, nung kinuha pa ako ni Kuya Bal as field reporter, last ano po yun, September 2021, September 2021. Diba, ano po yung kasagsagan pa yun ng ano mga kalingap ng pandemic. So kinuha po niya ako as field reporter doon sa Malalag. So ayun, in that way mga kalingap, talagang malaking ano yun, malaking tulong yun sa akin para ma-improve yung aking confidence, aking self-esteem mga kalingap. Kaya po talagang andito po ako sa inyo, nakaharap po ng nagsasalita. No? So ayun, malaking tulong po siya sa akin mga kalingap. And after noon talagang medyo nahinto na yung pagiging field reporter ko. So ayun, nanghingi ako ng advice sa kanya kung paano ko matutulungan yung mga na-scout ko doon. So ayun, nagsabi siya na magawa po ako ng sarili kong channel, no? Talagang gumawa po ako and talagang nung naka-reach po ako ng 1,000 subscribers. Wow. So, talagang ano mga kalingap, sobrang saya ko nun. Nag-print po ako ng yung play button, nilagyan ko po doon ng 1,000. Wow. Congratulations for passing 1,000 subscribers. Kasi sobrang proud ko mga kalingap kasi hindi ko akalain na may 1,000 sumuporta o nag-subscribe sa aking YouTube channel dahil po kay Kuya Bal. Kaya po talagang labis yung pasalamat ko sa lahat ng mga vlog ko mga kalingap. Andun yung mga pasalamat ko kay Kuya Bal and then pag-promote sa kanyang channel. Although million subscribers na siya mga kalingap, so obliged pa rin ako or talagang kailangan ko pa rin na lumingon sa pinanggalingan ko, no? Kung sino man yung taong nag-ano sa akin, nagturo, sino yung taong bigay ko yun, motivations para i-conquer yung aking talagang weaknesses na talagang mahihain mga kalingap. So ayun, talagang ano mga kalingap, andun, nagpapasalamat po kay Kuya Bal. So pagkatapos ng mga kalingap, nandun po ako sa Malalag. And then after ng ano, nagpapabahay po ako doon, no? Pero lahat ng mga kabahay ko mga kalingap, naka-credits po yun or naka-dedicate doon kay Kuya Bal, no? Kasi talagang siya yung main natin. Siya yung isang tao na talagang ang naging dahilan
para po talaga kung magkaroon ng mga kabagay din sa mga ito. Kasi isipin niyo po mga kalingap, isang mahihain or walang wala lang. Hindi po makapagpatayo po ng ganoon karaming mga kabahay doon or hindi po makapag-aabot ng tulong sa mga kabayan ko sa malala. Kung wala po si Kuya Bal, no? Kaya po mga kalingap, dapat po natin isipin mga kalingap na first natin consider is talaga si Kuya Bal, no? Kasi talagang sa lahat po ng mga naitulong niya sa akin. So sa inyo mga kalingap, sa mga sumusuporta po sa amin o sa akin, talagang ano po, huwag po kayong magbitaw po ng mga salita na talagang hindi nyo iniisip, no? Huwag nyo pong huwag po kayong mag-comment po mga kalingap na talagang nakakasakit din, no? Kasi nga mismong kami mga kalingap, mismong pamangkin niyo po, no? Kung nababasa ko po yun, talagang masakit din sa part ko. Siyempre, kinakalingap rab, no? Pati kaya atin. So, ayun. Kasi, ano mga kalingap, siya po yung dahilan talaga kung nandito po tayo sa diet, no? Second, mga kalingap, no? So, ayun, medyo ano na. 5,000 live viewers, shoutout po sa inyo lahat yan, mga kalingap. Ito, mga kalingap, hindi po ako, nagpapaliwanag lang po ako dito for clarifications po, no? Para din mapakinggan niyo po yung side ko, no? Para din talagang hindi na magkaroon po ng issue. Sa amin mga kalingap, sa aming pamilya, talagang andun yung pagkakaisa, no? Andun yung maraming nagbilib po, maraming bumilib po sa pamilya po namin dahil sa kawang gawa, no? Ganito, pag-charity. Kasi totoo naman po mga kalingap, ganun naman po talaga. Feel naman ko po na talagang taos-puso yung pagtulong namin sa mga kabayan. So, siguro po mga kalingap, natalo po yung isa sa amin, nagpapa-apekto or nagpapaano sa basher na. Wow. Siguro sila yung sumisira dito sa aming magandang samahan po na aming pamilya. So, ayun mga kalingap, gusto ko po i-clear po ang lahat, no? Wow. So, although nakapagsalita naman ako kay Kalingap Dan sa kanyang interview sa akin about tungkol doon sa pambubuli. So wala pong naganap na pambubuli mga kalingap, no? Si Antemi po, talagang Antemi, gusto ko pong i-clarify po sa inyo, no, na talagang wala pong nangyaring pambubuli. Feel ko po mga kalingap or Antemi na wala pong ganoon, mismo sila po talaga yung tumutulong sa akin, no? Kaya po mga Antemi, yung mga sa'yo, talagang yung mga nagsasabi sa'yo o sabi natin nagsusulsol ganyan, hindi po totoo na binubuli po ako dito. Siguro na misinterpret po yung mga karamihan natin na ibang mga nagpo, alam ko naman po na concern sila sa akin o kaya sa mga ibang vloggers. Siguro po mga kalingap, iwasan po natin yung exaggerated na mga words na yun, binubuli, ganyan, kasi medyo malayo na yung namin. At kung gusto ninyong mapanood ang buong kwento nito, ay bisitahin na lang po natin ang kanilang channel at mag-subscribe na rin po tayo. Paraan natin ito para makaambag ng tulong sa ating mga kalingap. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, ay pakihit na rin po ang subscribe button para updated po kayo sa mga bago nating reaction video. Maraming salamat po. I'm out. Hello po kay Jen Sinisa. Yan. Idol Rowell, ingat ikaw palagi sa mga mission nyo. Shoutout po kay Jen Sinisa. Dito rin kay Jin Senisa. That's all for now. Until next time. Thanks for watching. And don't forget to like, subscribe, and share.